Soul. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hala, pumunta ako. Anyways, yeah, kakaligo ko lang. Sorry naman na. Ayan. Talagang minadali ko na tong video ngayon. Kasi last week pa dapat to. Ito na nga, late nga kasi. The past 5 days, sobrang init ng panahon. At ako naman, parang sama din yung pakiramdam ko. Alam mo yung sumasabay siya, baka lang. Ayun. Anyways, wala akong masyadong nagawa the past 5 days yata. Tapos, ayun. Ngayong araw. Guys, ang sakit! Ang sakit-sakit. Ang sakit ng puso mo. Sakit yung puso mo. Dinatnan ako. Sa mga male viewers natin dyan na hindi makarelate, ganito yung pakiramdam kasi. Imagine mo yung duct tape ididikit sa mukha mo. Tapos, tatanggalin dahan-dahan. Ganun yung pakiramdam. O kaya yung nose strip, tatanggalin dahan-dahan sa mukha mo. Pero instead na sa mukha mo, nandun siya sa loob ng katawan mo. Ginagawa. Nasa internal organs. Ganun yung sakit niya, guys. Anyways, side note lang yon. Long overdue na to. Mga Wednesday ko pa siya dapat ginawa. Itong subscriber of the week number 4 natin. Si Janine. Thank you, Janine, for subscribing. Finalo niya ako sa, ano, sa TikTok. Tapos, nag-heart-heart siya dun sa IG ko. Tapos, saka ako nabasa yung comment na gusto niya pala ng portrait. Tapos yun, pagka-reply na pagka-reply ko sa kanya, nagkwentuhan na kami kasi itong si Janine ay kapitbahay namin dati. High school ako, tapos siya elementary siya. Nakwentuhan na kami. And then, binigay niya yung picture niya. Papakita ko dito. Boop! Andito yung picture niya. Yan yung gusto niyang i-drawing ko. Kaso, I have issues. Sorry na, di ba? Choosy si baklo. Choosy tong baklang to. So, ang pinili ko, another picture niya na ilalagay ko dito. Tapos, ayan. Bale, itong dalawang picture na to, i-compare natin. No? Kahit na matabunan na yung mukha ko, okay lang. Pag i-compare natin yung picture kasi, yung picture na gusto niyang i-portrait ko or gawing, i-drawing ko para sa kanya, ano, putol yung may, sa may ulo banda. Pero yung pinili ko na i-drawing, buo kasi yung mukha niya. Yun yung unang issue. Pangalawang issue is that yung background, nung pinili niyang picture na i-drawing ko, is masyado maliwanag. Tapos parang naghahalo yung complexion niya tsaka yung background light. Yun. Yun yung isang issue. Pero kung makikita nyo, yung pinili kong picture na i-drawing, mas highlighted, mas nasisentro yung mukha niya kasi yung background niya darker. Or mas iba yung kulay. Tapos, third, at pinaka-importante sa mga nagtitake ng pictures dyan, alam niyo ng mga photographers, yung mga enthusiasts, na pag nagpipicture or nagpo-portrait, dapat obvious or evident na merong panga or leeg. Kasi minsan makikita mo parang walang leeg. Dun sa na-request niyang picture na gusto niyang ipa-drawing is pisngi, diretso leeg. Walang panga. Parang dahil sa sobrang liwanag, hindi na ma-differentiate yung kanyang pisngi at leeg. So nagmumukha siyang parang nag-a-add ng weight sa
picture, yung ganung klase. So, be aware of that pag nagsiselfie kayo or pag nagtitake kayo ng portrait ng picture ng iba. Ayun. Pero, mapapansin nyo dun sa picture na pinili ko, darker yung neck, which means malayo yung baba sa liig, and it defines yung neck niya na parang slimmer. She looks lighter in that picture, o dun sa pinili kong picture, compared to dun sa gusto niyang i-drawing ko. Kaya, binago ko. O sabihin na natin, bluntly, sabihin na natin na mas mukha siyang mataba dun sa picture na pinadrawing niya compared dun sa isa na pinili ko. Ganun lang yon, angulo-angulo lang yun, guys. Ano rin kasi ako, enthusiast din ako ng photography. Tsaka frustrated model. Frustrated model. Ayan, kanahan ko natuloy ko. Ayan. Kaya may mga techniques na dapat na malaman nyo pagdating sa mga ganyang pictures. Na-associate ko din siya sa mga drawings ko. Anyways, ayan si Janine nga, yung ating subscriber of the week, number 4. Sakit talaga ng puso ko, guys. Hindi ako makafocus. Actually, wala na akong sasabihin. Sige na, time lapse na. Janine, pasensya na. Hindi ko mailinis yung damit mo dyan.
Ayan. I really tried. Pero yung damit niya, hindi siya mukhang realistic. Pero yung light kasi nanggagaling dito kaya. Ayan. Nanggagaling sa side na to. A selfie kasi yan siya. Tapos yung dalawang kamay niya yata nakataas. Kaya kulubot yung color ng t-shirt niya. Thank you, Janine, for the support. Si Janjan yan, actually. Thank you, Janjan, for the support. And continue lang sa pag-support. Thank you. Tapos, sa mga gustong maging subscriber of the week, don't forget to comment ng I want a portrait or gusto ko pong magpa-portrait, drawing niyo po ko, or anything that indicates na gusto nyong upagawa ng drawing sa akin. Tapos, ang qualifications, kailangan naka-follow po kayo sa aking Facebook, sa aking TikTok, at sa Instagram ko. Ang link sa mga account na yun nasa description sa baba. At syempre, kailangan subscriber kayo, syempre, para maging subscriber of the week. Ulitin ko yung sinabi ko dati, kung viewer lang kayo at hindi kayo nakasubscribe, hindi kayo magiging subscriber of the week. Wala naman kasi akong viewer of the week. Again, salamat. Salamat sa support and love. Ay, see you soon pala, Janine. Kasi magkikita kami na Janine and then i-photoshoot ko siya. Watch out for that. Bye, guys. Thank you for watching.